Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Andito na nga tayo guys sa episode 230 ng Abot Kamay na Pangarap. So ayan nga guys, yung ating nakaraan ay ito nga si Giselle ay inaalok si Lynette ng posisyon na nakaya niyang anong tawag nito? Kaya niyang pantayan ang posisyon ni Moira. At alam niyo naman talaga itong si Lynette ay napakasimpleng babae lang, kaya talagang magdadalawang isip siya na tanggapin ang inaalok ni Giselle. Pero malay niyo, sooner, magbago yung isip niya, kasi ito naman talagang si Moira ay grabe ang ginagawa sa kay Lynette. So, yan ang ating aabangan guys. At ito naman yung mga kaibigan ni Annalyn ay talaga namang namimiss na si Annalyn, at yun nga ay tinawagan nila. At yun nga ay kasama ni Annalyn si Harry. At itong si Harry talaga ay nagpapahiwatag na din ng may nararamdaman siya kay Annalyn. Pero sa tingin ko si Annalyn is wala naman siyang nararamdaman. Parang kaibigan lang talaga yung turing niya kay Harry. At ito naman nga guys, si Regan ay talagang nagsiselos din kay Harry. At syempre, sa tagal-tagal na din na pagkakaibigan nila ni Annalyn, eh talaga naman noon pa ay may gusto na ito si Regan. Pero sa tingin ko naman ay may chance to si Regan kay Annalyn. Kasi yung parang mga tingin nila pag nagkikita sila. So, kaya lang si Annalyn talagang priority niya yung kaniyang pamilya at saka yung profesyon na bilang doktor. At ito nga si Annalyn ay uuwi na ng Pilipinas, pero ang hindi niya pa rin alam na andyan pa rin sa Amerika si Dr. RJ. At yun naman ay kagagawa nitong si Zoe na naman. Si Zoe na talagang napakasama talaga na manang-mana sa kanyang nanay, na yun nga, may inutusan na naman siya na binayaran na sabihin kay Annalyn na pauwi na sila ng Pilipinas. Para ito si Annalyn naman ay umuwi na ng Pilipinas. At ito naman yan, si Dr. Benitez ay inimbitahan si Lynette at si Chang Susan na kumain sa labas for thank you dinner lang, kasi daw nakalabas na si Lynette. At syempre, alam nyo na, yung talagang si Dr. Benitez talaga ay parang may nararamdaman siya kay Lynette. Kaya yun, inimbitahan niya, so nag-okay naman to si Lynette. At yun nga, nung nasa restaurant na sina Lynette at Chang Susan, ay naku, andoon pala ang Moira. Ang talagang napakasama talagang Moira ay andoon pala. Kakain din sa restaurant. At yun na naman, ay nalipustan niya na naman si Lynette. Pinagsabihan ng kung ano-ano na bakit ka andito, kasi ganito-ganyan, wala ka naman pambayad. Yan naman, matapubre nga, diba? And then yun nga, May binabalak na naman si Moira na may gagawin na kasamaan. Kaya yan ang ating aabangan guys. Talaga naman to si Moira, no? Kung ang talino niya talaga ay puro talaga sa kasamaan ang naiisip niya. Talagang isang tingin niya pa lang, talagang gagawa at gagawa talaga siya ng kasamaan. Anong klase kayang tao talaga ito si Moira? At ito naman ngayon si Giselle ay nag-usap sila ni Lolo Pepe na magpapahinga muna si Lolo Pepe sa condo ni Giselle at uuwi muna sa Cebu para magpahinga. At yun nga, tinatanong siya ni Lolo Pepe kung ano na daw ang gagawin niya, ano yung desisyon niya. Ang sabi naman ni Giselle ay hahayaan niya na lang ang ospital na itinayo noon ni RJ, ni Doc RJ, kasi wala naman siyang magagawa. Tapos syempre, binalita niya na din na yun nga, tinanggihan siya ni Lynette, kasi talagang si Lynette daw ay hindi naman talagang ganun na klaseng tao na maghahangad ng karangihan sa buhay. Pero ito naman si Lolo Pepe ay parang may naisip siya na ngayon lang yan tatanggi si Lynette, pero
pag na, yung parang pag napuno na ba sila, siyempre tayo, di ba ang mga mababait naman ay talagang, kung mabait ka naman, pero may hangganan ang kabaitan. Kaya parang yun si Don Lolo Pepe, yun ang naisip niya na, yung parang ngayon lang yan. Pero pag nasaktan ng bunga talaga yan si Lynette, talagang lalaban at lalaban na yan. O, diba? May ano din to si Lolo Pepe. May point din ba? May point. At ito naman yung si Harry ay habang nasa sasakyan sila ni Annalyn ay parang nagpapahiwatig na ano, na may gusto siya kay Annalyn at muntik niya nang halikan si Annalyn, pero si Annalyn naman ay talagang napaka-conservative na bata. So umiwas siya kay Harry, pero tama lang yung ginawa ni Annalyn kasi alam mo na ang parang ngayon lang naman sila nagkakilala ni Harry, so kailangan muna nilang kilalanin ang isa't isa. At parang hindi naman siya nagalit. So, sinabi niya na lang kay Harry na kasi pauwi na siya ng Pilipinas, kailangan niya nang pumunta ng airport na gusto niya nang magpahinga para pagbiyahe niya may lakas pa ba. At yun nga guys, sabi ko sa inyo earlier ay yun nga, si Moira ay may binabalak na naman talaga kay Lynette. At yung pala ang binabalak niya ay para dito kay Chang Susan, na may inilagay siya sa isang bag ni Chang Susan na mamahaling inumin na galing sa restaurant. So yung inumin na yun ay nagwo-worth ng 1,000 pesos. So ito talagang si Moira, ano? Grabe talaga as in. So ang ginawa chinek yung siguro itong si Moira ay inutusan yung parang waitress or manager ng yung restaurant na yon na i-check yung bag ni Chang Susan, at doon nga nakita ang isang mamahaling wine, at yun na nga ipinapulis ng restaurant si Chang Susan at saka si Lynette. Talaga naman ito talaga si Moira. Hindi talaga siya maubusan talaga ng kasamaan. At yun na nga, itong si Lynette ay humingi ng tulong kay Dr. Benitez. Tinawagan si Dr. Benitez na kailangan nila ng tulong kasi nasa presinto na si Chang Susan. Ay, naku talaga. Kailan kaya ito talaga nakakagigil na ba si Moira? Gigil na ba kayo? So yun guys, ang ating aabangan ano, sa ating mga susunod na episodes bukas. Aabangan nyo yung 231 na episode. At yan lang guys, ang ating episode for today sa 230 sa Abot Kamay na Pangarap. At maraming salamat po sa lahat ng laging sumusuporta sa aking channel. And huwag nyong kalilimutan mag-subscribe and like and always share nyo yung ating video para at least marami tayong maishishare ng mga marites tungkol sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat and God bless po sa lahat. Ingat-ingat po kayo.